Hi mga ka-chubby! So for today's vlog, mag-unbox tayo ng mga pinamili ko sa Lazada. So, tignan natin guys. So, eto sila guys. So, ang naunang dumating is yung box ng may Lazada. Tapos, sunod-sunod na lahat lang to. Ay, nahuli pala to guys. Eto, nahuli to. Yung pang VIP card to, pati ito, tapos bes. Ito gagamitin ko para mag-DIY tayo ng chandelier. So, sana ma-live ko yung paggawa ng VIP chandelier ng car namin para ma-share ko din sa inyo yung mga techniques at mga tips. Yan guys, so ito muna ang unahin natin para magamit na natin itong tripod. Ayan, so may picture siya dyan. So, binili ko siya sa Lazada. So, may halaga siya. 428. So, yan. Buksan na natin, guys. So, ito siya. Nakabalot siya sa black lampad. So, may kasama siya palang, ano guys, yung pang cellphone. At, syempre, may charger ng... May kasama kasi siyang remote, guys. So, yan. Ang tatalangan to. So, pag nalobat to, pwede natin i-charge. So, okay naman siya. Mabigat siya. Mas mabuti na yung mabigat para hindi matutunan ito. Ito siya. So, na-adjust ko ito. So, dito nilalagay mo yung pang phone. Dapat mahigpit para hindi matatapon yung phone or malalaglag yung phone. So, ito siya, na-adjust siya. Ganyan, ganyan. So, kasi naman ito. Na-adjust naman ito. Para lumuwi. Tsaka nga pala guys, okay siya. Paganyan, ito. Wala kasi yung isang phone para matry ko. Tapos yung taxi. So, yan, unbox na natin itong tripod. So, ito lang tripod ang gagamitin natin sa ngayon. Para i-unbox naman natin yung mga nagtitira pang pinamili ko sa yan muna guys. So guys, so sa in-unbox natin tripod, so ito yung remote niya. So ito nakakunik sa phone para ito na ang pipindutin mo para mag-go or mag-pause or mag-i-stop. So unbox naman natin yung iba. So i-unbox naman natin yung naunang dumating na
parcel. So, Lipton tea po siya, green tea. So, umiinom talaga ako nito ng sa breakfast after 1 to 2 hours, tapos uminom na ako ng ganito. Tapos, before I sleep at night, 1 to 2 hours din before I sleep in sa gabi. So, kaubusan nga pala dito sa Ilocos noon kasi nga quarantine lockdown. So wala na akong ibang pagbibilihan sa mga pharmacy, sa mga groceries, wala na, kaubusan na talaga ng mga green tea. Yung meron lang is yung kulay yellow, yung red label ba ata yung basta yung or yellow label, hindi ko alam, basta ganun. Basta walang green tea na Lipton. So naisipan ko na lang na mag-order na lang sa Lazada. And surfing ko kasi 9 pesos lang yung shipping fee niya yung isa, pero yung mag-order na ako ng dalawa, so naging 20 pesos na yung shipping fee. So eto na lang, para masulit, bumili na lang ko yung per 50 yung isang box. So bumili pala ako ng dalawang box para mas matagal kasi ang hirap talagang mag-ano dito guys. Kasi na lockdown, syempre nagkakaubusan, syempre di na may makakapunta sa bayan agad-agad. So, bumili na ako sa Lazada. So, siya nga pala guys, nabili ko lang siya ng 716.90. Yan siya. Yan. So, ilalagay ko na lang dyan, flash ko na lang dyan sa screen yung nag-order ko lang sa ng Lazada, tapos yung description, sa description na lang yung link para makita niyo. So yan, tuloy na naman na natin yung pag-unbox ng iba pa order. So ito siya. So, ito galing na naman sa, China. So, nung una, natatakot talaga mag-open ng mga package, yung mga parcel. Kasi, ang alam ko, galing sila ng China. So, yung sinanitize ko lang siya ng alcohol. Pala guys, is ilalagay lang sa center niya na VIP card. So, abangan niyo yung VIP card guys kasi unti na lang matatapos. So, ito pala guys is mahal. So, pero mas mahal pa to pag sa Junction Produce mo talaga pinurchase. So, ito nabili ko lang siya na 1,076. Ayan. So, nabili ko siya ng 1,076 sa Lazada. So, ito na nga is LBC yung mag-deliver. So, ilalagay ko dyan sa description box yung nagbilihan ko ng dalita. Sunod naman natin yung isang box. So, ito siya. So, ito din guys, galing din so, din to sa ano, China. Kaya, takot din ako nung magbukas. So, yeah. So, yan. Yeah, may pa-Junction Produce pa siya. So, ito guys, so, for our VIP card na naman ito.
gastos ng BRB card, guys. Sobra. So, eto na, guys. So, parang ano, number one. Joke lang. So, eto siya, guys. So, ito guys, malalagay din dun sa center mirror. Magkasama sila dito. So, parang ganito yun. Wait lang. Unbox muna natin. So, ayan. Meron na siyang kasama. Fun ticket. Ayan. May green. So, ito. So, ganyan siya. So, may kasama siyang ganyan. So, ito siya, guys. So, dati, yung mga ganito ng aming sasakyan is, nung nakikin car show pa kami is, puro DIY promise. Tapos, search lang ako sa YouTube na ganito. Nung nabili lang na ako ng ganito kasi wala pa kami pambili lang nung nakikin car show pa kami. So, eto, nakalawag-lawag na rin. So, nakabili na kami ng bag. So, parang ganito yung video. So, ayan. Isasabit mo dun sa main center mirror ng sakyan. So, it's your best. So, ipapakita ko kung paano yung setup. So, ayan. Isasabit mo sa center mirror. So, then, isasabit mo ito. So, ganyan yung ganito, ganyan. Ganyan yung kung isasabit mo ganito. Ganyan siya. So, ito guys. So, nabili ko din siya sa Lazada. So, nabili ko din siya ng 1,078. So, ayan guys. So, yung isa is nabili ko ng 1,078. So, mas mahal to ng dos. Mas mahal to ng dos. Ito 1,076. So, ito 1,078. Mas mahal to. So, ito pala is second to the last na parcel or package. Walang basta ganyan. Yan, baksa natin. Para mag- so, ito pala is beads na gagamitin ko. Sorry. Gagamitin ko para gumawa na naman ng DIY na chandelier na aming sasakyan. So, nung naunang chandelier na is DIY din. Pero, grabe. Ganda nun. Pero, hopefully, sana mas maganda rin naman ito. Kasi, yung unang chandelier namin is, maganda siya talaga. Perfect na siya. Pero, yung problema namin, kapag nababad sa init yung sasakyan, so, natatanggal yung tip kasi, glue gun lang yung glue stick yung pinanjutik ko dun sa may tip niya. Kaya, syempre, nalulusaw yung glue stick. Natatanggal yung tip, kaya namamodel na kami, so hindi na ginagamit ng pasya niya nung since nag-try show kami kasi natatanggal yung mga tip, so hindi naman na maganda yung ano ng chandelier kung wala yung mga tip ng chandelier. So eto pala guys, so eto beads siya. So itong isang ganito is 200 pieces na siya guys. So, nabili ko siya ng 100 something. Kasi 198 ata. Pero, yung nauna kong tinitignan is mga 150 pieces lang yun. So, nag-search pa ako ng iba. So, eto nakita ko siya. 200 pieces lang. 198 ata. Check ko na lang kasi papakita ko na lang sa inyo. Ito naman is yung sinasabi kong tip sa inyo na palagi nilalaglag dyan. So, ito siya. Nakulit. So, ito siya. So, ito is binili na ako ng 60 pieces na ito.
kasi meron pa akong extra na gumawa ako. Tapos yung bit na i-circle yung bit, may stock pa ako ng ganyan bits kaya hindi na promorder. Ito na lang yung bit para bago ko lang tignan. Diba? So, ayan, papakita ko muna sa inyo. So, murder pala ako ng bit ganito, mga 400 pieces. Pero ganito. Ayan, ganyan, ganyan lang siya kalit ito. Ganyan. So, siguro maganda naman ito kasi ito yung madalas tayo makita sa linear. Nilalagay siya sa linear. So, ayan. So, ayan. So, hopefully, sana makapag-live tayo pag, gagawin ko na yung chandelier. So, hihintay ko na lang kasi yung bracket niya para makabit siya. Tapos, yun na lang yung pag-lalagyan ko na yung gagawin kong beads ng chandelier. So, yun na lang hihintay ko para makagawa tayo ng chandelier. So, ilalive ko pa. Sana, hopefully, sana may ilalive ko yun para maturuan ko kayo ng mga tips para kung paano tapos kung yung tipid lang. So, yan. So, last but not the least. So, ito pa na is yung parang yun lang ganyan para magkakabit-kabit yung chandelier. So, parang hindi ko na dikit-dikit lang yung stick. Parang hindi na siya malagyan. Kaya bumili na rin ako na ganyan. Siyempre, nakakapagod rin kasi yung dikit lang dikit na rin. Pag may nakulog, dikit lang dikit. So, bumili na rin kayo yung parang tips para kapag okay lang magamitin niya pag maaraw para hindi niya hindi na magkulog niya. So ito pa yung showcase. So parang rings. Ito yung guys yung tanggalin ko yung so ito guys galing din sa China. Maraming galing sa China. Di ko alam kung galing talaga sa China or stuck na sa Manila. Pero yung naka-address kasi is galing sa China kaya nakadalay. Nagpapawid siya na ako guys. Ako yung sa parto ko tayo. So, eto guys, nag-order pala ako na ano. Limang ganito. Limang ganito para yung isang support is 50 pieces. So, pinili ako na 250 pieces para diba? Hindi na ako nagbibili ako. Siyempre, ang train ko pa yung pag-vlog ko lang. Hindi ko na yung So, ito siya guys. Ganyan lang siya kaliit. Ganyan. Ganyan lang siya. So, ito pala guys is yung ito lang yung nakakapagod at nakakasakit din ng kamay dito. Is yung ganito. I-open mo kasi siya ng ganyan. So, open mo kasi siya ng ganyan. So, medyo nakakapagod at masakit sa kamay dash. So, itry natin gumawa kahit isa lang. Para makita niyo. So, eto. So, ayan. Idikit, i-ano lang natin ng ganito. So, lagyan pa natin siya. Okay.
yung ganito. Ganyan. Kasi yung nakabili kong beads is diretso na siya. Tumama siyang ganito, ganito. Diretso na kasi. So, ayan, parang ganyan. So, may nagawa na ako kahapon. Ay, tanong na lang. Pwede dito ka na. Papakita ko sa inyo. So, parang ganito siya, guys. Oh, wow. So, ganyan. So, mas okay na yung bibili ka na lang ng mga materials mo. Tapos, gawa ka na lang para mas tipid. Kasi, yung mga kapag binili mo nun, tapos hindi pa siya magkakasya dun sa sasakyan or sa paglalagyan mo. So, magkaka-problema kasi parang i-re-rebuild mo na naman yung siyang bilhin na bilhin. So, mas okay na yung magpa- pa-customize ka nila na rin na gano'n. Tapos din mo nalang ikakabit yung mga beads na ganito. Tapos bintin mo yung ganito. Mas nakakadipid. Siyempre, mas enjoy pa. Kasi ikaw yung gumawa. Pag ka sa self mo na ikaw yung gumawa. Pag may na... So, siyempre, pag may nagtanong kung sino gumawa or sino, saan mo binili, ganyan. So, siyempre, edi, pwede na sa self ko na sabi na ako lang yung gumawa ng chandelier namin. So, ganyan. Kasi yung una namin chandeliers, tinatanong nila kung saan namin nabili yun. So, sabi ko, ako lang yung gumawa. Kasi, bumili na lang ako ng mga ganun-ganun. Kasi, in that time, wala eh, parang sali tayo ganun-ganun, sali tayo sa culture ganun-ganun. So, ayun, napilitan na kami na mag-DIY na lang. So, ganun, syempre, wala pa namang sapat na pera. So, ayun, nag-DIY na lang kami. So, ngayon, na-realize kami na, kahit yung dikit na dikit mga tips, so, ayun. So, ganyan siya, guys. So, didikit na lang siya sa... isasabi ko lang siya sa ring na gano'n or kahit anong base mag-recycle lang kayo ng mga ano siya. So, okay yan. So, yun na lang yung hinihintay ko para makakawa ako ng chandelier, guys. So, mamaya, guys, papakita ko yung ginagawa ng VIP car namin. So, tapusin ko lang to unboxing na to at haul na to. Pupunta tayo dun sa garahe kasi problema niya yung shocks ng VIP car kasi sagad na sagad. So, parang hindi naman siya magamit kasi na sumasayad na kasi yung gulong sa ano eh. Ewan ko, basta sumasayad siya. So, bukas papagawa namin yun. Tapos, papaservicean namin yung aircon kasi nga last February kasi guys, pinarepaint namin yung VIP car. So, dati siyang silver. Tapos, pinarepaint namin ngayon ng purple or violet. Basta, ganun. So, pati yung mga leather na sa upuan, dati silver, pero ngayon, pinapalitan na niya ng white para mas maganda. So, yan guys. Magastos talaga yung VIP car, guys. So, ayan. So, that's it for today, guys. So, salamat sa pagsama sa akin. At thank you rin sa panonood sa other videos ko. And hopefully talaga, guys, maila-life ko yung paggawa ko ng chandelier para makita ninyo yung mga tipid tips. Ay, makita ninyo yung paggawa ko ng chandelier. At syempre, paturuan din kayo ng mga tipid tips na ano. So, yan guys. So, humontage ko na lang yung mga pinamili ko. So, ito yung 400 na beads guys. So, yan. Pinagsama ko na yung dalawang sopot. Kasi yung isang sopot is 200. So, 400 silang lahat. So, ito guys. So, ito naman guys
is 60 pieces siya. Yan. At ito, dalawang carton ng Lipton pag 50 bucks. Tapos, etong ring. So, yan. Yung ginawa natin kanina. Ay, nakano. Yan. Sabi ko na yung ring. Tapos, ito. Tapos, syempre, ito. Yan. At, syempre, ito din. So, sana makagawa din natin lahat naman na ano bagong vlog sa abot sa video. So yan guys, so pinisigilitin naman natin siya. Ano yung nagawa na yung video? Bye! So, ganito yung tinkabi ko na pagpapalitan ng English and English.